Ang boxing ay isa sa mga kilala at delikadong sport sa buong mundo. Bakit ito delikado? Delikado ito dahil gumagamit ang mga manlalaro ng sariling lakas at puwersa upang manalo sa laban. Kaunting pagkakamali lang ay pwedeng magbago ang buhay ng isang manlalaro o mawawalan ito ng buhay. Isa dito ay si Pritchard Colon or kinikilala bilang Digget. Nagbago ang buhay at nagtapos ang karir ng boksingero dahil sa isa niyang laban. Si Colon ay pinanganak noong September 1992 sa lugar ng Florida, United States. Nagsimula siya sa kanyang karir sa pagbaboxing sa Puerto Rico sa edad na 10 at dun siya nakikilala bilang Digget matapos manalo ng sunod-sunod sa national championships. Marami din siyang naipanalo sa kanyang amateur career sa 2010 American Youth Championship. Naging professional boxer si Pritchard Colon noong taong 2013, nanalo siya sa kanyang unang laban sa pagsimula pa lang ng round at nagkaroon siya ng 15 pagkasunod-sunod na panalo pagkatapos. Isa sa kanyang nakalaban ay si Vivian Harris na patumba ni Colon si Harris sa ika-apat na round sa Toronto Rico Coliseum. Nagkaroon si Colon ng 16 na panalo at 13 dito ay knockout. Hanggang sa naging katapat niya si Terrell Williams noon October 17, 2015. Si Williams ay mayroong 14 na panalo at 12 dito ay knockout. Para sa kanila, isa ito sa magiging mahirap at magandang laban na mararanasan nila ngunit di alam ni Colon na ito pala ang magtatapos ng kanyang career sa boxing. Ano nga ba ang nangyari sa kanya matapos ang kanyang laban? Naging mahirap para kay Colon ang laban nila dahil paulit-ulit na sinusuntok ni William si Colon sa kanyang batok. Natumba si Colon sa ika-7 round ng laban pero ipinatuloy niya pero ito, binawasan naman ng puntos si Williams dahil sa ipinakita nitong maruming paglalaro. Hanggang sa umabot ito ng ika-9 na round, 2 beses natumba si Colon dahil sa patuloy na pagsuntok ni William sa kanyang batok. Nakaya pa niyang ipatuloy ang laban ngunit hinubad ng kagrupo ang kanyang glove sa pagkakaakalang tapos na ang laban at dahil dito na disqualified ang manlalaro. Nang pumunta si Colon sa dressing room ay bigla na lang itong na-collapse. Dinala siya ng ambulansya sa Innova Fairfax Hospital kung saan siya ay sumailalim sa operasyon ngunit siya ay nakoma sa loob ng mahigit 7 buwan sa dahilan ng pagkapinsala ng kanyang utak mula sa mga suntok na natanggap niya sa laban. Vamos, tienes el hombro. Arriba. Ang tanging magagawa lamang ni Colon sa kanyang sarili ay ang paghinga, kailangan niya ng tulong para sa ibang gawain. Sa ngayon, si Pritchard Colon ay 29 na taong gulang at siya ay sumailalim sa operasyon noong 2021 dahil sa pressure sa utak dahil sa pagbagsak ng kanyang bungo. Buti na lang at naging maayos ang lahat para sa dating Puerto Rican boxer. Sa kasalukuyan, nabubuhay si Pritchard sa kanyang mga araw sa pagitan ng pang-araw-araw na suporta ng kanyang pamilya at ng therapy na natatanggap niya sa Florida. Nagpapasalamat siya sa kung ano ang nagagawa niya ngayon na makipag-usap sa kanyang sarili gamit ang kanyang mga mata. May gagalaw na rin niya ang kanyang mga kamay at kaya na niyang tumayo ng kaunti nang may tulong. Siya logro aquí en Brooks, tener su propio ID. Pritchard, ¿estás contento? Estás contento, ¿quién es ese? Gracias a Dios, por fin ya no le tienen que quitar a las terapistas el ID, porque él cada vez que va a hacer terapia, él quiere su propio ID. Bueno, él quiere el de las amigas, pero él no sabía que él tenía una sorpresita para él. Déjame ver.
That's you, Richard C. Are you happy? Oh my God, he's so happy. Oh my God, mira cómo él se mira. Sí, ya verte. ¿Estás contento? Pero bien contento. Ave María. Él está emocionado con su ID. Enséñame el ID. Mira si puedes mirarlo. Tienes que mirar la cámara. Foto. Richard Colón. Pero espérate. Enséñame, sigue. Así. ¡Eh!